Magandang gabi. Nagbabalik na naman EJ na pang gabi. Bibiyo baka mo EJ lang sa radyo. Ako si DJ Aya at ito ang 99.9 Web 2FM. Oras natin ang usahin sa 23 sa din sa ito na Long Coffee po, Cafe Montalban, Taste Difference. Sa gabing ito, mga kawe, pag-uusapan natin na toxicity between relationships. Paano nga ba nagiging toxic ang isang relasyon na nagsimula sa rainbows and butterflies? Ang aming hotline, 654-6031. Kayo mga kawe, anong opinion nyo about toxic relationship? Ang aming Twitter at web299.9. Slide na sa DMs namin! Ayun kay MSQ88. Relationships become toxic once you become too much comfortable with each other. Ayos lang naman na hindi kayo mag-sweet sa isip isa kasi kayo naman na. Ayos lang na hindi nga mag-effort kasi kayo naman na. Ayos lang naman na hindi ko rin pumatabi kasi saan naman ang sobra ay hindi na. Tsaka once napapansin nila naging toxic na, kaya mo na mag-recharge, remembering why you post it. Ang galing, MSQ88. Thank you for that wonderful insight about toxic couples. Oo nga. Hindi ako naniniwala sa post. Pero sige. Kasi mas okay din naman yun eh. Kaysa mag-stay ka sa toxic relationships. Diba? Why not let go? Okay, huminga ka muna. Take a deep breath. Ayun naman kay DM number 2. Una, wala namang perfect relationship. Ano ba? Bakit ka ba nagkakaroon ng toxic relationships? Kasi sa unrealistic expectation ng lack of knowledge on what is a good relationship. Pangatlo, madalas ang makakaranas ito ay mga high school students. Kasi immature pa sila, kaya nagiging toxic. Kasi ang dami nilang complaints. Wow. Hi, Miss Lovely 88. Di naman siguro. Part naman ng buhay ang kasaktan. Pero thank you sa insight. Shoutout po pala sa team production at